maling puro-puro patungkol sa mga brands. Okay. Once and for all, maraming salamat po. Ispesipiko niyo pong inilatag ang pahayag ng inyong mga pandiwa. Kaya marapat na dapat pong sabihin din na kapag sinabing trans, na tanong na din kanina, trans, of course, mula sa transition. Kung gusto mong pinanganak kang meron ka dito, basta in between your legs, tapos gusto mo magano maging babae. So that's because of your heart. Mula yan sa puso. Ang unang-una, magandang gabi po or magandang umaga po sa inyong lahat. Ipinanganak po ako, totoo lang po, September 20, 1975. And standing here in front of you is almost 4 years. Four decades, almost. I started 13 years old. Yan po ang katotohanan. Kaya kalimitan ang sinasabi nila sa akin nung bata pa ako, kasi ang tatay ko sundalo. Ang nanay ko, principal, retired na siya ngayon. Siyempre, pag tatay ko sundalo, anong unang sasabihin? Baliw! Nakakahiya ka! Lalaki ka eh! Duro! Kasi nagsimula ka bata, sa mismo tahanan mo, andun na yung laki. Tinatawag mo lang diskriminasyon. Nagpatuloy ang buhay ko, sinasabi ko, wala naman ako manang ginagawa. Kasi ang ginagawa ko lang, yun lang ang nararamdaman ko. Walang mali sa utak ko. Kasi lagi nga ako nag-o-honor nung bata ako. So nawalan ako ng diretsyong pananaw, ngunit hindi ako pong tumigil. Labing isa kami, walo kaming mga lalaki, pangalawa ako sa panganay. Pero anong gagawin ko? Maling perception paglalabas ko, hanggang lumabas! Nakakahiya ka, tatay mo sundalo! Bakla ka! Ala, tatay ko yun. Sumalangit na. Pero mahal ko siya. Hindi kami baliw. Walang baliw sa taong nagpapakabotoo dahil mula sa kaiguturan at bawat hibla ng mga ugat namin sa aming mga puso ay hindi kabaliwan ngunit nagpapakatotoo ka dahil yun ang nararamdaman mo. May mali ba sa pagpapakatotoo? Sa halos 4 na dekadang pagsali sa kontes ng entabladong ito lagi akong binabato. Ay kasali na naman siya din nagsasawa. Ang taba, matanda! Matmat na naman. Walo sa mga kapatid ko nakapagtapos sa kolehiyo dahil sa matanda, mataba na ito, akyat panahog sa entablado, doon tumahimik ang tatay ko bago pumikit ang kanyang mga mata. Nasasaktan ako doon sa mga magulang na hindi nila naiintindihan. Kaya, kayong mga batang bakla ngayon, kaya hindi tayo agad-agad natatanggap dahil hindi nyo man lang tinitingnan yung mas nakakatanda sa inyo na patuloy na nakipaglaban kung bakit tinatamasa nyo ang kalayaan na mayroon ngayon, kaya magpasalamat kayo. Huwag niyong idisrespeto ang mga mama, ang mga mami niyo na mga bakla noon dahil kami ang kauna-unahang umagapay at naging kalasag sa diskriminasyon. Iyan lagi ang pinakapangunahing maling pag-aakala sa amin na pag ikaw transgender, kasali ka ng LGBTQIA+, bakla, tanga ka ba? May ganun ka? May nakalawit sa gitna ng ngita mo? Eh anong mali nun? Ayaw nga tumindik sa babae. Gusto man namin, kapwa namin, may mali ba dun? Alin mas mali? Pumatay, magnakaw. Ganon. Kaya yun ang dahilan kung bakit patuloy ako umaakyat sa entabladong ito. Hindi lamang dahil sa gusto ko ng karanasan ng corona, ay ang dami na noon, hindi sa pagmamayabang. Ngunit mas higit sa lahat, kung ako ang nabiyayaan na to, hanggat hindi pa ganong kumikirot ang tuhod ko, lalaban at lalaban ako, dahil may mga mali pa rin hindi nakakaintindi. Lalong-lalo na sa mga tao hanggang ngayon, hindi katanggap-tanggap, kaya nakabimbing sa Senado at sa lawmaking body ang SOGI bill. And that is why I'd like to say, hindi ang panahon ang magdidikta. Hindi ang mga magulang natin ang nagsasabi na ito dapat ang gawin mo dahil yan. Ang puso ang pinakamahirap turuan. Kaya't minsan kahit gano'ng pakatalino, nababaliw at nagagano ang tawag sa akin. Kaya't nais kong iwanan ang entabladong ito. Manalo man o matalo, tandaan niyo mga anak ha, hanggang nandito si Naymagmag, hindi sa pagmamayabang, ilalaban ko kung ano mga karapatan natin. At kayo din naman, bigyan niyo ng respeto ang ating mga sarili. Dahil sa bawat isang pagkakamali natin, domino effect yan. Nagmura, gumawa ng ganito, bakla, tomboy, ay! Lahat damay, kaya maging maingat. Dahil sa panahon noon, kung ang tingin nila, baliw,
ang transgender or baliwang LGBTQIA+, maswerte ang bawat pamilyang meron ngayon. Dahil ako, bawat paklat sa isang tahanan, hindi kailanman iiwan ang magulang hanggang sa kanilang pagtanda. And that is why I'd like to leave this. Kaya kami tinawag na makulay. Marami kaming personalidad. Marami kaming kakaibang pagkatao. Ngunit isa lang ang alam namin. Bukas ang aming mga puso para mahalin kayo. Thank you. Thank you so much! Candidate number 10!